Garbage collector. Isa sa pinakadelikadong trabaho, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sila ang mga taong bumabangon araw-araw upang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Ngayong araw, susubukan nating alamin kung ano ba talaga ang ginagawa ng isang garbage collector para mas maintindihan natin kung gaano ba talaga kahirap ang kanilang trabaho. Sasamahan namin ang mga garbage collectors ng Las Piñas sa isa sa kanilang mga ruta. Kami ay magiging isang garbage collector for a day? Ang tanong, kaya mo ba worse? Featuring Steve. So guys, time check. 3:47 na. Nandito tayo ngayon sa garbage transport station. So, dito guys, nang gagaling at saka umuuwi yung mga garbage truck sa Las Piñas City. Makakasama natin si Kuya Dondon. Kuya Dondon. Tutoy. Boss Andy, the driver, ang mga magiging kaibigan natin for today at makakasama natin. So, alis na tayo. Let's go. Yeah. Yeah. Wow. Ito pala ang load ng truck. Alas 3 ng madaling araw kami mag-i-start para bago sumapit ang umaga at maglabasa ng mga tao ay malinis na ang komunidad. Sama pala natin guys si Kuya Andy, siyang driver. Kuya Andy, gano'n na po kayo katagal na nagda-drive ng truck? Almost 30 years na. 30 years? Oo, kasi nag-start ako, pahinander eh. Ah, 10 years po kayong palero? Tapos 20 years na kayo nagda-drive. Ngayong araw ay matututunan namin kung paano mag-collect ng basura sa commercial tsaka residential area ng Las Piñas, paano mag-operate ng garbage truck at ng compactor nito, at saan dinadala mga basurang nakokolekta tsaka kung anong ginagawa sa kanila. Kailangan mo din pala mag-ingat dito kasi may mga sasakyan na dumadaan. At mabilis yung mo par. Kailangan pala dito, par, tumatakbo tsaka mabilis ka, par. Kasi may iiwan ng truck. LeBron James. Pagbaba namin ng truck ay agad-agad kaming nagsimulang magakot ng basura sa kalsada. Honestly, sa umpisa, pakiramdam ko parang magiging madali lang yung gagawin namin kasi kailangan lang namin damputin yung mga plastic ng basura tapos itapon sa truck. Dunk it, Jonathan! Ang hina! Ito, grabe, ang daming diaper. Dami sigurong anak niyan. Ha? Opo! Luka doon, Cheech! Galing mo lumay-up dito, Steve, ah. Pero sa totoong basketball, hirap ka lumay-up, ah. Eh, siyempre, malaki yung ring dito, eh. Pahaba pa? Oo. Putang ina. Pag yan, sinablay mo pa, ewan ko na lang. Kumahapon, gago. Sorry. May sapatos ng bata, guys. Kay Don, pwede to kay Don? Pwede yan. Sa loob? Kay Don, bato. Parang mga galing sa construction eh. Doon, dahon. Dahon. Mga bawal kasi. Ano ba mga bawal na basura? Foam, styro, hardware. Mga halaman? Oo, oh, mga dahon na yan. Bawal yan. Tapos mga kahoy-kahoy, yan. Oh, okay. Habang naghahakot kami ng basura, ay nakakuha din ako ng pagkakataon para mas makilala pa si Kuya Don at saka si Toy. Nalaman namin na iniipon nila yung mga basurang pwedeng i-recycle at ibenta para maging extra income din nila. Bakit ikaw, Kuya Don? Ilan, gano'ng katagal mo nang ginagawa to? 14 years. 14? Ako po si Dondon Calonge, isa pong palero. Tatrabaho po ako rito ng halos 13 years na. Saan ang mas kinikita mong mas malaki kayo doon? Sa sweldo o sa benta? Hindi rin, kasi sa benta ngayon. Paiba-iba? Paiba-iba eh. Dati mahal to. Umabot ng 20 yan. 20 isang kilo? Oo. Nasa magkana lang yan ngayon? Tapos ito, umabot ng 15. 15? Plastic, bote? Ito, 20 yan. Umabot yan. Magkana na lang ito ngayon, yung nisin cup? 10 na lang. Laki nang ibinaba. Kaya bagsak kami, kumikita lang kami. Minsan, 150. Sa lahat ng kalakal na yun, sama na karton. Hindi, labas na kasi yung kinain namin doon. Kasi doon namin binabawas yung kinakain namin. Ah, okay. Hey, doon, pwede yata ito dibenta, no? Ah, pwede yan. Lagay ko ito dito? Hindi na yan.
Ah, para mas konting space lang makain niya. Ito pa, na-discarte natin dito kayo doon. Para hindi na mahirapan, patungo lang. Pero yung akala kong madali, biglang nagbago nung makarating kami sa part ng ruta kung saan madami ng mabibigat na drum ng basura. Para di ba nakaginin siya? Para gumanon yung drum. Ito, malaki to. Kailangan. Dito na nasubukan ang lakas namin ni Steve at kung hanggang saan kami tatagal. Yeah. Ay, gagawin bigat. Oh, bigat. Kailangan mo siya wrestlingin. Grabe, dami laman. Parang 10 days nang iniipon to. Oo nga, kailangan malakas katawan mo dito. Tignan natin kung ano, kung effective yung pag-gym ko dito. Ang laki na ito, ang daming laman yan. Dami yan. Sure ka, kaya mo mag-isa? Subukan natin, subukan natin. Sige, alalay ako sa'yo, par. Ito yung ginagawa. Kung mag-isa, par, ha? Wow! Turo kami ito, sir, pag gano'n, tak-tak. Ganito, sir, para hindi ka mahirapan. Sige. Mahirapan ka niyan, eh. Ayan. Yan lang, oh. Roll. Ah, okay. Roll technique. O, testing ko dito. Ako kayo doon, tatry ko yung tinuro mo. Bigat to, hindi biro to. Magang lang yun. Okay. Rolling technique. Nice one. Rolling mo lang, boss. Okay, pag ganyan naman, para bigay may rap. Para gano'n lang din, oh. Wow. Ah, para mapalapit siya. Hindi mo kailangang ngilain. Ganyan, rolling ko lang ganyan. Nice. Nice, par. Galing mo, effective. Okay na yata, par. Kahit bumira siya, ano? Ay, akin na, te. Buti, naihabol mo, te. Kung hindi, baka next week na to. Laglag na lahat yun. Itukot mo lang siya ganyan, lalaglag na lahat yun. Okay. Mahirap pala siya, lalo pagka madaming, ano, madaming drum. Isa pa lang, pagod ka lang. Hoy! Kailan mo lang sa ano? Biglang wasiwas mo. Ay! Ay, shit! May natapon. Okay, wala. Wala, wala. May laman pa yata yan. Sorry, may natapon. Lahat gagawin mo. Hindi yung mag-ano ka, magsisegregate ka ng kalakan mo, mga inaano namin basura, pinipick up. Talaga isisegregate mo na maayos para yung konti lang yung maitatapon. Steve, Jollibee, oh. Kayo na lang. May laman? Wala. Ay, oo. Oh. Madami din pagkain siguro to, na basura. Wala? Ay, hindi nila inaano. Masegregate yan, boss. Ah, maganda. Yung kanin baboy nila na kayo. Ah, mga solid na lang talaga to, basura. Ikaw, Toy, gano'ng katagal mo na itong ginagawa? Ako po si Christopher Tutanes, garbage collector po. Magtutuyos pa lang po ako sa palero. Ginagawa po kasi para sa pamilya ko po, sa magulang po, para makatulog din po ako pagkain araw-araw po. Para na rin po sa sarili ko. Kaya, tuturuan ka mag-operate ito. Ang una, sir, ito. Para ito mga to. Pababa. Siyempre siya, pababa. Oo, pababa yan. Gumulaw. Tapos baba ulit para bumaba siya. Bali, apat siya. Apat na ano yan. Apat na pindot? Oo, tapos to, atake mo naman pataas. Para bumaba siya lalo? Oo, para kumain siya. Ah, okay. Kahit tawakan mo lang siya, kanyari, yan. Diba? Oo, sige. Tawakan mo. Ganun mo lang, oh. Ayan, pwede yan, firme. Tapos pitawa mo na pag umangan. Ah, basta magtutuloy-tuloy na siya. Ganun lang. Para mapunta na siya dun sa loob? Oo, sisiksik na yan dun. Ah, tapos babalik na siya sa kung anong pinanggalingan niya nung una, yung forma niya nung una. Ah, nice. Maluwag na ulit. Pwede na ulit magtapon. Steve, lika. Turuan kita, Steve. Down, down, up, up. May parang shift lang. Ah. Press down. Down. Okay na, release mo na. Pag natapos na yung cycle niya, down. Galing par, di ba? Dami to, Jeep, ah. Posible palang maipit yung kamay mo dyan pag hindi mo iningatan, no? Bagal yan. Ito yung ibang truck. Mabilis yun. Ah, okay. Automatic yan, eh. Yan, manual lang yan. So, mas controlled mo to? Oo, mas controlled mo yan. Meron bang ano? Parang naipit na dito? Para
Marami na. Marami nang naipit? Uy, pero buti hindi po kayo nagkakasakit sa amoy kasi kahit sabihin natin kaya mong tiisin. Diba? Pagka nasanay ka. Opo. Sa amoy? Lalo na yung gano'ng kanina sa palengke. Oo. Grabe. Yung mga katas? Grabe talaga ang amoy sa palengke. Yun ang kakaibang amoy. Talagang susuka ka kung mahina sa sinira mo. Mahirap pag nakikita mo tumutuloy yung katas doon? Oo. Di ba sir, pag nakakita ka talaga, pag press mo dyan, lumalabas sila ang tae. Tae? Oo. Puta. Katiri yun. Kasama namin meron ganyan, nakapwesto dyan ganyan, nangangalakal. Pag press, matarsikan sa buong mukha ng tae. Putres. Dito. Paano yun? Eh, sa ganitong trabaho, wala ka naman pwedeng paghugasan agad-agad ng mukha. Ginawa namin, pinaliguan namin siya. Isa sa mga dahilan kung bakit delikado ang pagiging garbage collector ay dahil isa sila sa mga nagiging exposed sa iba't ibang uri ng mga waste kung saan ang karamihan dito ay pwede makapagdulot sa kanila ng sakit. Based on our research, according sa report ng COA, ay pataas ng pataas ang nag-generate nating waste sa bansa. In Metro Manila alone, nag-generate tayo ng 3.6 million tons ng basura sa taong 2022. At ina-expect pa natin itong tumaas sa mga susunod na taon kasabay ng pagdami ng ating populasyon. Marami ang pwedeng maging epekto nito sa ating bansa. Isa na rito ay ang pagsira sa ating kapaligiran dahil sa pagtaas ng polusyon. At pagdating sa public health, ay maaari din itong makapag-spread ng iba't ibang mga sakit kung hindi natin madidispose ng maayos sa mga basura. Ako po si Rhea Matarana. Ako po ang in-charge sa Climate Change Division and Technical Working Group po ng Senro po, ng City Environment and Natural Resources. Napaka-importante ng segregation at source. So, from there, kung mapapractice ng mga homeowners, ng community, ang segregation at source, mas madali para sa ating mga garbage collector, palero, na mag-collect ng basura ng community. After makolect ng mga basura sa community natin, ay binabalik to sa garbage transfer station. Dito, sinisegregate nila ulit yung mga basura bago dalhin sa Rodriguez Rizal Sanitary Landfill. Kaya sinisegregate ulit dito para makuha natin yung mga basurang pwede pang i-recycle or yung mga hindi dapat mapasama sa sanitary landfill. Pagdating sa sanitary landfill sa Rizal, ay minamanage nila dito yung mga waste na galing sa iba't ibang mga lugar para makuha kung ano yung pwedeng gamitin as a renewable energy source or kung ano yung pwedeng gamitin fertilizer o di kaya naman kung ano ba yung pwedeng i-recycle. Pero mas nagiging delikado yung ginagawa nila dahil sa pagtaas ng bundok ng basura. Posible silang matabunan nito. Paasa naman ang may bahay ng natitirang nawawalang trabahador sa gumuhong basura sa Rodriguez Rizal. Kaya malaking tulong ang pagsisegregate ng basura, lalo na kung mag-uumpisa ito sa ating mga tahanan, sa kalikasan at saka sa public health. At higit sa lahat, mas makakatulong tayo sa ating mga garbage collector na mas mapadali yung trabaho nila sa araw-araw. Dahil ang simpleng hakbang na ito ay malaki ang magiging impact. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. You made me so light.